Ted, kaya kami napatawag, aside na lang yung pagfa-file ninyo, ano po, I understand may balak ang grupo ninyo na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Una muna, totoo ba? Well, totoo po yan. In fact, sinabi ko nga nung isang linggo na meron ng isang grupong naghahanda ng impeachment complaint. At pinag-aaralan na ngayon, so far, ano yung mga lumabas na maaaring maging grounds. Kasi nga, nung lumabas na lahat itong detalye ng paglustay o pagwaldas ng kapangyaman doon sa budget hearings, talaga naisip namin, kailangan may managot dito. At alam nyo naman, sa ilalim ng ating konstitusyon, kapag vice president, ang paraan ng pananagot ay impeachment. Ayon ang nasa constitution natin. So pinag-aaralan na namin, ginagawa ng draft ng isang complaint at from there, titingnan natin kung sapat na yan para may malakas na kaso na maitutulak natin sa Kongreso at Senado. Anong grounds? Kasi di ba ang impeachment may grounds yan. Culpable violation of the constitution, betrayal of public trust. May yan. Mga ganun, di ba? Parang may apat na. Alin dun sa apat na yun? Sa kagyat ang tinitingnan yung betrayal of public trust. Kasi hindi lang yung paglustay ng confidential intelligence funds. Malalaking amounts yan. We have 73 billion na inisyuhan na nga ng COA ng notice of disallowance. And then lumalabas may 164 million pa noong 2023 na inisyuhan na rin ng audit findings ng COA. Meron pang sinasabing 12.3 billion sa DepEd naman. So ito, yung maling paggamit niyan, that in itself is already a ground. Pero higit pa dyan, yung pagtatakip. No, dahil nga hindi sumisipot si Vice President Sara Duterte sa deliberations ng budget dahil ayaw niyang sagutin ang mga tanong tungkol sa paggamit niya ng pondo. So immediately yun ang tinitingnan. Ngayon, may isang usapin din ng corruption kasi nga may lumabas na information mula doon sa isang USEC niya na namumudmud si Vice President Sara or at that time, DepEd Secretary Sara ng pera sa DepEd na illegal yun. So ito yung ilan sa mga pinag-aaralan. Of course, may maaari pang lumabas na mga information later on. So malamang yun na nga, betrayal of public trust and possibly corruption. Oo. So Teddy, kayo pala yung tinutukoy ni Vice President Sara doon sa Quadcom hearing ba yan? Nung nagmaktol siya na talaga daw merong niluluto na impeachment sa kanya? Hindi. At that time, wala pang anumang niluluto kasi nga wala pa namang ebidensya at information. Oo. So nagkaroon lang kami ng idea na baka it's time na maghain na nung lumabas na lahat ng detalyeng ito doon sa mga hearings. Ayun. So kung suporta at suporta ang pag-uusapan, mukhang makukuha nyo naman. As a matter of fact, maraming kaaway si Vice President Duterte dyan sa Kamara. Maraming mag-i-endorse. Oo. Even the Makabayan Block, tatlo-tatlo pa yung congressman ng Makabayan Block partner sa Kamara, kayang-kayang wala kayong kaproblema sa endorsement, Ted. Kung endorsement, walang problema, pero ang habol kasi natin talagang ito ay sumampa sa Senate for trial. So actually, ang target dyan is 1/3 of the House. Ang bilang namin nasa 106 congressman, kaya malaki-laki din. So that's 106. So gusto natin makatiyak kasi na ito talaga ay makakasampa para dumaan sa trial sa Senado. I think ang laban is going to be in the Senate. There's no question pa na kung political affiliation lang yung pag-uusapan, well, pasado yan sa Kamara. Sa baba, pag umakyat. Kasi may ano ka na, may complainan ka na. Just in case matuloy, di si Bayan na yon, si Teddy Casino, may complainan ka na. So kailangan mo ng endorser. Any of the Makabayan Block, pwede. Yung ibang kaalyado ni Speaker, mag-endorse yun eh. Di butuhan ang kailangan mo next. Di 160-something sabi ni Teddy. Kahit nga 200, kakayani. Kahit nga 200 plus kaya ng speaker na mag-rally ng kanyang mga supporters dyan sa Kamara, Teddy. Ang tunay na laban nandun sa Senado, Teddy. Totoo yan. Pero ayaw naman namin maging simpleng numbers game ito. Kaya importante rin talaga matibay at may laman yung kaso.
So hindi rin ora-orada, hindi rin basta-basta tayo magpa-file. Kasi it has to be based on strong evidence. And do you have evidence to prove it? Kasi kayo ang magfa-file at this kayo point, malakas na ba yung ebidensya? O ito ay parang mga hearsay lang eh? I would say malakas kasi may mga dokumento na eh. These are documented. Usapin kasi ng pera yan eh. Yung pera naman talagang detalyado yan. Pati yung kung saan ginastos. At sinasabi nga mismo ng Commission on Audit, mali yung pinagastosan, isauli niyo yung pera. So, pero yung ang paghuhusga siguro dyan talaga yung mga abogado na nag-aaral. Yun ang ginagawa sa ngayon. No? Ine-evaluate ang lahat so far ng information, ebidensya na lumabas. Oh, but if you're talking of the COA findings, eh di ba ang sabi nga ng isang congressman, hindi yan final. You should know, all congressmen should know. Naging congressman ka naman, Ted, hindi ba? Pag may question ang COA, kaya pang habulin yan. You're given the pwede time. Pwede i-apila at magpaliwanag yes, ka. To justify it. So, hindi pa final ang lahat ng yan. Hindi mo ba pwede sabihin, ay guilty ka, nilustay mo yung pera. Wala pang ganun. Alvin, yung notice of disallowance, final na yon. Kasi pinapasauli na nga eh. Okay. Sabihin, pero hindi nila na-justify, hindi nila na-ipaliwanag ng maayos, kaya pinapasauli na yung pera. Ayun, siguro kung sinuli nila yung pera, pwede sabihin, sinuli nyo pala. But the fact is, mali nga yung paggamit. At actually, based kung betrayal of public trust ang pag-usapan, that can already be a basis. Medyo maluwang ang definition ng betrayal of public trust. Pero but I think yung COA findings is already pinasauli na eh. Uh-oh. Sabihin, dumaan na sa assessment, dumaan na pagpapaliwanag. Ay, di ba may 6 na buwan pa sila para ipaliwanag yun? So mali yung kongresista na yun. Narinig ko yung partner, may soundbites eh. Ang sabi niya? Di ba yan final? May pagkakataon pa siya hanggang Pebrero ng susunod na taon to explain and to answer those. I think yan yung audit observation findings o yung audit observation memorandum na tinatawag. Yun ang pwede mong i-apila. Pero kapag hindi mo na ipaliwanag ng maayos after yung due process, sasabihin na ng COA, mali yan. Ibalik mo yung pera. So that is the notice of disallowance. Meron din ako kaya isang... May husga na yun na mali ang paggamit. Kaya pinapasuli na nga yung pera. O meron pa ako isang naulinigan na isang mambabatas din. Sabi niya, bakit ba hot na hot kayo dyan sa disallowance? Eh halos lahat naman ng mga kongresista ay nagkakaroon ng kaso ng disallowance. Bakit inyo pinupunterya si VP Sara? Ay, hindi ko alam kung lahat ng congressman may notice of disallowance. Ako po, 9 na taon na ako sa kongreso, never ako nakatanggap ng any notice of disallowance. Kasi yung disallowance, medyo mabigat yan eh. Oo. Sabihin, yung mali ka talagang ginawa, pinapasauli sa iyo yung pera. It is not to be taken lightly. Nung una nga, akala natin, parang simpleng audit finding lang, may proseso na pala yun, dumaan na sa 90 days na processing. Oo. So Ted, hindi kayo worried na ang gagamitin ni Vice President Sara Duterte is the victim card. Yan. Ginagang up nyo ako pinagtutulungan nyo ako porkit marami kayong kalyado dyan eh. Hindi Alvin eh, kasi yung impeachment, yun talaga ang nasa konstitusyon. Kung paano mo matatanggal ang isang mataas na opisyal. Ang pwede lang i-impeach kasi yung presidente, ang vice-presidente, members of the commission, member of the Supreme Court. And precisely, dinesign itong prosesong ito dahil nga sila'y matataas, matatayog na opisyal at napakalakas ng kanilang influensya, kaya dadaan ka talaga sa special process na ito. Wala namang ibang paraan para siya ay matagal sa pwesto, pumapanagot. So ganun lang yun. Ngayon, of course, malaking bagay yung wala na yung tatay niya sa pwesto at yung mga kaalyado niya sa kongreso. Wala na siya masyadong kaalyado sa kongreso. But if that is what it takes para mapanagot ang isang mataas na opisyal, ganun talaga yun. What about in the Senate? Based on the composition of the Senate now, ano sa tantya mo? Kaya ba? Ilan yun? 16 ang kailangan? Ang alam ko, basta no, to may convict, 16 na bumoto against impeachment. Kumbaga, 7 boto lang ang kailangan para
absuelto, maacquit. Oh. Oh, so based on the current composition, kakayanin ba ang 16 o malabo? At tingin ko, depende yan sa magiging takbo ng hearing, ng trial. Kasi kung pagbabasehan natin yung nakaraan, yung impeachment ni President Estrada halimbawa, nung simula, hawak naman niya halos lahat nung nandun. Pero in the course of the trial, nakikita mo kung malakas talaga yung ebidensya, hindi naman pwedeng sabihin ng isang senador, wala akong pakialam kahit malakas ebidensya, basta kung ano yung loyalty ko doon lang. So masasubject to public scrutiny yan. Kaya hindi natin masasabi offhand kung may numero na ba o wala. Okay. Thank you, Ted. Good luck sa filing ninyo later. Teddy, mukhang nasa likod mo si Artes. May panikit, oh. Oh, tsaka may tow truck na, Teddy. Good luck sa'yo. Good luck sa'yo, Teddy. Babanggitin ko na lang pangalan ni Doris. Baka naman. Kumalakas si Doris thank you, dyan. Thank you. Maraming salamat. Former Congressman Teddy Casino. Maraming salamat po. Chairman po ng Bagong Alyansa Makabayan o Bayan Sus. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.